Nagbabalik po ang Good morning, Kuya! Today is Monday. Happy Monday po sa ating mga kasangbahay. June 17. Tatari, time check tayo. Ang ating pong oras, 6 na minuto makalipas o 7 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ayun. Uy, meron tayong kasama ngayon. Siyempre, Monday ngayon, makakasama po natin si Ms. Sheila Viesca. Good morning! Good morning, Angel! Siya ang ating resident personal coach. Ano ba yun? Yung personal effectiveness. Yun. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, Ms. Sheila? Ah, more on parenting tayo and how to raise smarter kids. Maganda yan. Yes. Ms. Sheila, kasi lalo na ngayon, pasukan na. Diba? So, kailangan yung mga, napipressure yung mga magulang na kailangan smart yung kanilang mga anak. Pero more than anything, paano ba yan, Ms. Sheila? Well, Angel, we're taking off from a previous topic on how to motivate kids. Mm-hmm. And motivation plays a very big role in enhancing their self-esteem, their level of confidence that makes them realize na kaya nila. Kaya nilang mag-aral, kaya nilang makisalamuha. Mm-hmm. But now we are also considering the big role of the parents on a regular basis. Kasi lahat naman tayo, we want to raise kids who are intelligent when it comes to academics and when it comes to life skills. Yeah. Diba, Michelle, according sa studies, sinasabi nila na very crucial yung age ng bata up to 7 years old because yung brain ng bata na at that particular age is sponge. Kumbaga, ina-absorb niya lahat yung nakikita niya, naririnig niya at that particular age. Yeah, that's right, Angel. As a matter of fact, that's the formative, those are the formative years. And formative years, that's when we see the personality tendencies of children, yung mga preferences nila. At the age of 7, that's the time the personality is formed and firmed. So we really do not change after that. We simply become more of who we are. And thus, the nurturing that that parents give to children is very important. So, Ms. Sheila, kasi sinasabi nila, there's no perfect parenting, di ba? Iba-ibang stilo yan ng mga magulang. Pero ano po ba yung mga, yung typical or specific guidelines patungkol dito sa ating topic, how to raise smarter kids? Okay. Angel, definitely we can only give what we have. We can only teach what we are. And so parents have to be careful when it comes to the language that they're using to kids. Hindi naman na kailangan naka-edit lahat, but you have to be constructive and you have to be disciplined when it comes to when it comes to handling many different situations. For instance, there are three typical types of parents kung ika-cluster natin. There are the authoritarians, masyadong strict. And then there are the permissives, yung masyadong nurturing and loving. But then the healthy one is the combination of both, authoritative. When you know how to set boundaries, kung kailan ka magbibigay, you know how to acknowledge, and yet at the same time, yung praise, hindi naman overwhelming na parang wala ng aspirations yung bata, diba? So, kailangan, Michelle, balance, no? Hindi lang basta bukis yung bata, magaling sa eskwelahan, but also dapat mataas din yung kanyang EQ. At that involves also pag ikaw ay nagpapalaki ng isang bata. Correct. And when we talk about EQ, primarily these are social skills, Angel. So, kung paano siya makisalamuha sa kaibigan, ano yung nararamdaman niya, pag may naririnig siya, yung tatag ng kalooban, if something goes wrong, that's something that we can help the child with. And constantly reminding him that he's good enough, that he's okay, while at the same time reminding our children that, oh, ito yung gusto ko sa inyo, gusto ko makatapos ka. Importante. So, sabi nga nila, di ba, Ms. Sheila, yung don't criticize, encourage. Dapat ganun, di ba, yung sinasabi sa mga anak? Yes, encourage and then you correct kung merong mali. Studies have shown that parents who set the boundaries and then who give the right motivation to their children in terms of what they can aspire to have. For example, mga gusto ko magkaroon ka ng degree, gusto ko maging doktor ka, sana ganito yung maging grades mo, maganda yun. That's actually not counterproductive. But also, we have to be careful, pag pumupuri tayo ng bata, hindi palaging ang talitalino ng anak ko, ang galing-galing. So maybe you can
you can be more particular when it comes to giving praises. Paano? Instead of saying, ay, ang talino talaga nito. Maganda yung ginawa mo, anak. Mm-hmm. Tama yung pagkakasabi mo ng ganito. Ano yung magiging negative effect when you always praise your child? Well, as we have seen, mm-hmm. pwede siyang magkaroon ng sense of entitlement mm-hmm. kasi lahat tama, mm-hmm. di ba? And mm-hmm. he always feels right about everything. Nagkakaroon ng blurring out of boundaries. Mm-hmm. So, dapat din, marunong yung batang magbalance. Tama, kasi may outside the house, baka ma-culture shock siya dahil hindi lahat sasang-ayon doon sa kanyang ginagawa. Hindi lahat magiging, kumbaga, matutuwa doon sa kanyang ginagawa. Di ba, Michelle? Yes, an angel, yeah. Yung ganyan, Michelle, nabanggit mo kasi kanina, Michelle, na pag yung edad na ganyan, mga 7 years old, di ba, parang ginagaya ba nila yung lingwahe na naririnig nila sa bahay? Mm-hmm. Ganun ba nangyayari? For sure, Tata Ray, and not only from parents, mm-hmm. but also from their online mm-hmm. interactions. Kahit sa school? Kahit sa school, mm-hmm. yes. So we have to get involved. Hindi tayo pwedeng naka-tune out. Pagkasama natin yung bata, alam natin dapat kung ano yung pinapanood, kung mm-hmm. ano yung nasa screen. And then we have to engage the child to know kung sino yung mga kaibigan niya, mm-hmm. ano yung mga naririnig niya sa teachers niya. Kaya pala minsan nagugulat ka na lang, oh, ganyang word yung mga... So bakit alam na niya yung mga ganitong word mga, na pang matanda? Diba? Mga expression minsan na hindi mo akalain na sasabihin ng bata. Kaya may kwento nga dyan si Kuya na sinasabi niya na yung bata, tinanong kung... ano pangalan eh? Diba? Anong pangalan ng nanay mo? Demonita po. Diba? Dahil tatay mo, demonyo po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Kasi nga, di na nakikita na rin niya sa bahay na usapan nung magulang na pag nagbabangayan na, eh, lumayas yes. ka dito, demonyo ka o demonita ka o demonya ka. Mga ganong makalayas na nga eh kasi sa impyernong bahay na ito. And you're right about that, ha, Tata Ray. That kind of vocabulary, once it registers, it becomes the reality mm-hmm. of the child. Norm so, na niya yun. Oo, hindi naman natin may iwasan na magkakaroon ng mga argumento sa bahay, pagtatalo yung mga mag-asawa. And sometimes our kids get to hear those arguments. So, kailangan conciliatory ka. Mm-hmm. Kailangan results-driven yung mga arguments mo. At hindi ikaw yung... hindi ikaw yung palaaway. You really have to learn to manage your communication. Ang isang problema kasi dyan, Michelle, minsan sobrang busy ng magulang, ang naiiwan yung yaya niya or yung kanyang kasama na papalaki. Tagapag-alaga. Yes. Paano ba dapat na parang ma-regulate din ng magulang o makipag-arrange pang mga ganong sitwasyon sa meron kang katulong na nagpapalaki dun sa anak? If we entrust the care of our children to guardians or to the yaya, definitely we cannot expect so much. Mm-hmm. That's the reality that we face. So, kung ano yung kaya mong punuan, then punuan mo. You have to make it a point that you spend more time with your child mm-hmm. than the yaya does. Mm-hmm. Kung nasa trabaho ka naman, at least one of you or a family member who you know can contribute to the upbringing of the child should be there. Pero huwag nating masyadong iasa sa ibang tao. And we cannot expect the yaya, no matter how much the yaya loves our children, to contribute greatly to the mental potentialities of the child. Mm-hmm. Diba, hindi nga niya kayang ibigay kung ano yung wala siya eh. Mm-hmm. Monitoring alone is not going to help. You have to be involved. Kung kailangan magbawas ka ng mga extracurricular schedule mo, gawin mo. Prioritize sila. Yes. Time is something that's crucial here. Hindi mo na yan maibabalik eh. Michelle, okay. Dun sa technical aspect ng pagpapalaki na para maging smart yung ating mm-hmm. mga anak. Nakwento ko sa'yo kanina, diba, nung buntis pa lang ako, pinapakinggan ko na yung anak ko, si Mio, ng classical music sa chan ko pa lang at the time. Tapos, yung mga Beethoven, diba, Mozart, ganyan. Tapos paglaki niya, we also introduced him sa baby signs para mas mabilis siyang makapagsalita. Nabasa din namin yun. So, parang, would that be applicable also for other kids? Definitely, Angel. Kasi right now, yung anak ko, very, artistic eh. Mm-hmm. Tapos sports din siya. Any creative exposure, mm-hmm. Like,
as you said, habang nandun pa sa sinapupunan yung bata, nakakapakinig siya ng mga magagandang music. Mm-hmm. And according to studies, usually it's classical or yung mga Indian music na mm-hmm. when you listen to those sounds, parang the wiring of the brain. Uh-oh. Parang nagkakaroon ng activity yung brain sa and, loob ng tiyan ng mommy. Correct. In the same manner, exposing kids to a harmonious and creative environment will help greatly in developing not only the self-esteem but also the mental capacities. Mm. Studies have also shown na yung mga video games kung saan sila may ano, may mga binabaril, 'di ba? May mga nag-aaway. Not only that, Angel, yung brain cells ang nadadamage. Nagde-develop ng rage, ano? Oo. Mm-hmm. Yeah, so anything that's helpful to the parents, you have to realize will also be helpful to children. Mm-hmm. Kung ano man yung chaotic sa'yo, sa environment mo, it will have, if not the same, even worse effect on our children. Mm-hmm. So too much noise, too much chaos, mga nagbabangayan, mga nagmumurahan. Be mindful. Expose our kids to relevant and meaningful learning experiences. Mm-hmm. Kasi yung schema nun, paangat lang ng paangat. They don't necessarily get to understand or imbibe everything, but the character building that's happening as they're exposed through those things, yun ang crucial. Ayun, mm-hmm. Very well said. So in essence, Michelle, dapat talaga i-prioritize sa mga magulang kanila mga anak, no? Over above themselves, no? Kung ano yung alam nilang makakabuti sa kanilang anak, ay yun ang kanilang dapat gawin. Correct. Ayun. And as a reminder to parents, kino-correct natin yung mga bata na laging naka-cellphone, tayo rin, bawasan natin. Set an example. Oo. Huwag ka mag-cellphone. Huwag ka mag-cellphone. Ako lang. Ikaw ang naka-tune out. So, any productive activities when you are with your children will allow them to feel that they are loved, to feel that they are encouraged, and they will respond the same way. Ayun. On that note, Ms. Sheila, before we let you go, ano po ba yung, saan po ba kayo pwede makontak tungkol po dito sa mga workshop tungkol po sa personal effectiveness? Thank you, Angel. So, for personal effectiveness training and coaching for parents and kids, professionals, groups and individuals, you can get in touch with us at www.talkshop.ph. And call us please at 894-5588, 0917-877-5588. Ayan. Thank you so much, Ms. Sheila Viesca, ating resident personal effectiveness coach and communication guru. Thank you so much, Ms. Sheila. Thank you, Angel. Ayan. Uy, si Ate Beth. Undahan.